showbiz fanatics, Alden Richards, may inamin at itinanggi patungkol sa offer na kung saan pinag-uusapan patungkol sa tahanang pinakamasaya ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magkasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, ito na nga po dahil na isa sa mga pinag-uusapan ngayon sa news online at pinagkakalat ng ilan sa mga pro-tape vloggers ng isang Alden Richards di umano ay sasabak na bilang host sa tahanang pinakamasaya. Matatandaan na si Alden Richards ay sumikat sa kasagsagan po ng Aldab Days. Sa kanya pong interview noon, sinabi niya na talagang it's time to say goodbye to Eat Bulaga dahil end sa showbiz, dahil talaga namang masasabi niya na parang wala nangyayari dun po sa kanyang karera. Pero here it comes, dumating po sa buhay niya si Maine Mendoza, na kung saan dito po eh talagang accidentally nagkaroon sila ng napakagandang segment dito po sa Eat Bulaga, at talagang masasabi mo na nakatulong ng sobra-sobra ito sa Eat Bulaga. At lahat po ng utang na loob at pagmamahal at loyalty ay ibinuhos ni Alden Richards at Maine Mendoza sa TBJ, na alam niya po na isa sa mga nakatulong ng malaki sa kanya pong buhay artista. Pero ito na nga, no, dahil kumakalat daw di umano ngayon ang mga bali-balitang sasabak bilang host ng Tahanang Pinakamasaya si Asia Multimedia star Alden Richards. Pero sa latest episode ng Christy Per Minute nitong Miyerkules, Feb 28, pinabulaanan ni showbiz columnist Christy Permin ang tungkol sa balitang ito. Alam mo, sabi niya, napaka-fake nitong news na to. Unang-una, hindi ito gagawin ni Alden dahil sa kanyang pangako, sabi ni Christy. Matatandaan na si Alden Richards ay may tinatawag na black time or parang exclusive contract from GMA7. Tanging ang GMA7 lamang po ang makapag-decide, ang GMA Sparkle, kung pwede siyang mag-guest sa mga networks at kung pwede niyang makasama ang ilang mga actors and actresses coming from other networks. So, kaya medyo mahirap kay Alden Richards talaga na tumawid sa TV5. Pero, nung mga kasagsagan na kung saan may issue po ang Eat Bulaga at ang mga halos host, sinabi niya na mananatili siyang loyal sa TBJ at sa Eat Bulaga. Sabi niya, kaya lamang isa lang sa question dito, paano kapag sinabihan ng mga top executive ng GMA7, si Alden bilang isang kontratadong artista ng network na kailangan na niyang sumalang dito sa Tahanang Pinakamasaya, doon lamang yun lulusot. Dagdag pa ng showbiz columnist, pero kung tatanungin natin si Alden, sinabi na po nung kasagsagan ng issue ng pag-alis ng Tito Vic and Joey sa tape incorporated, sana mang ang offer sa kanya ay hindi niya tatanggapin. Gayunpaman, nag-aalala pa rin daw si Christy para kay Alden kapag daw kasi inudyokan si Alden ng mga top executive ng GMA7 na sumalang sa naturang noontime program or noontime show, siguradong uulanin daw di umano ng sisi at pintas ang aktor. At sigurado po yan, talagang masasabi mo na maraming mambabash at marami po talaga na parang iba parang sasabihin po nila na nasa yung pinangako ni Alden, di ba? Kaya talagang kailangan mag-decide na tong si Alden Richards eh. Pero para sa akin na Alden Richards kasi parang dati po na ibalita ko na yan na parang isa sa mga kondisyones, no, sa pagpirma niya ng kanyang kontrata is yun nga, parang iniiwasan nila na maging host at hindi niya tatanggapin yung kung ano man ang magiging offer sa kanya ng tape para kalabanin ang TBJ. So, nagkaroon kasi ng problema sa pagitan ng Tape Incorporated ng producer ng Eat Bulaga at ng mga host nitong sina Tito Soto at Big Soto at Joey De Leon. Matatandang malaki ang papel na ginagampanan ng naturang noontime show sa karir ni Alden sa showbiz industry. Kaya ng mga nangako siya ng katapatan para rito sa kalagitnaan ng iringan sa pagitan ng TBJ at ng Tape Incorporated. So, yun po yung ilan sa mga updates natin.
which means wala pong kasiguraduhan at walang katotohanan na meron na pong kontrata, 'di ba? At meron na pong yes na sinagot itong si Alden Richards para doon, no? Laga naman. So dahil diyan narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update kung saan si Raisa Madison ay talaga namang inaano yung parang pinakita ni Raisa na talagang she deserved to be in it, Bulaga. Sabi ni Romy Obispo, magandang gabi po Ma'am Darich Channel. Si Raisa batik ang host na yan. Bata pa lang may sariling show na siya. Anong panama ng mga host ng Tahanang Walang Pundasyon kay Raisa? Kay Raisa pa lang, wala nang sinabi yung mga host ng Tahanang Walang Pundasyon. Ay, true naman tayo dyan. Totoo po yan. Kumbaga parang bata pa lang talaga sumabak na itong si Miss Raisa Madison bilang host. At nakita natin ha, na umahakot po siya ng award. Hindi po basta-basta yun, umahakot siya ng award dahil nga magaling na host eh. Sabi naman ni Boy Rivera, swerte ni Raisa di siya binitawan ng TBJ. Solid Bulaga ako since 1979. Okay naman si Raisa kaso wala naman siyang dating nung maliit siya, nakakatuwa. Pero ngayong 18 na siya. I disagree with your comment. Nung bata pa lang siya, sobrang kinagigiliwan po si Raisa, lalo-lalo na nung nagkaroon siya ng show, tapos yung batuhan nila ng joke ni Mr. Jose Manalo, 'di ba? Kung napapanood niyo po yung mga throwback video sa Facebook, matutuwa ka naman talaga dahil sa murang edad ni Raisa May, kaya niyang makipagsabayan kay Jose Manalo. And that is my observation. Sabi niyong isang user, magandang gabi Darets, magaling na ho si Raisa kahit bata pa siya, kayang-kaya niyang sumabay kina Jose. Yun, ito po yung sinasabi ko, na kahit po sa murang edad nitong si Raisa May, nakita po natin talaga na talagang, kumbaga is, pinakita niya at pinatunayan niya hanggang sa ngayon, 'di ba? Kasama po siya nila mayor sa barangay, ipinakita niya na kaya niya. Pinakita niya na deserving siya na makasama at ipinaglaban ng TBJ, diba? So, kaya naman talagang hangang-hanga ang ilan sa kanya ngayon. Sabi ni Adelina Tamayo, talagang si Raisa ang may pagmamalaki ng kahit sino. Para sa akin, siya ang Filipina beauty, very talented and versatile young actress. We are proud of you. Love you. All the vercads. God bless. Ayan. Salamat po, Ma'am, si Adelina Tamayo, sa inyo pong komento at talaga namang kumbaga parang pinagmamalaki talaga siya ng lahat ng mga Davar Cuds, diba? Kaya nga, kung tutuusin talagang nakikipagsabayan na siya ngayon sa mga magagaling na host dito po sa nasabing TV program, ano. Kaya naman, congrats sa iyo, Raisa Madison. And another comments, basa pa tayo. Sabi po ni Mr. Mark Lawrence Macas, mabait si Raisa Madison at magaling mag-knock-knock si Raisa Madison sa Barangay Bulagaan sa Itbulaga. Bukas ay parto ng birthday ni Lola Belen. May sorpresa kaya kay Ellen? Kay Lola Belen, abangan bukas sa Itbulaga. Nag-enjoy ako kanina sa Itbulaga part 1 ng Happy Birthday Lola Belen. Masaya agad si Lola Belen sa mga legit lover girls sa Itbulaga. Pa-shoutout watching Jagna Bohol Visayas Philippines, Miss Darred's Channel. Good. Yan. Salamat po Mr. Mark Lawrence and shoutout po natin lahat ng mga kababayan natin from Bohol, Visayas, Jagna, Bohol, Visayas, Philippines. Shoutout. Salamat po sa palagian ninyong panonood at pagsubaybay sa lahat ng ating mga updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!